negosyanteng misis, at dahil magsa-summer na, gagawin naman natin ngayon yung ating 3 flavors ng palamig recipe. Ayan, meron tayo ditong coffee jelly, melon, at syempre yung ating buko pandan. Napang negosyo. My name is Nina Bacani. Ang iyong negosyo, Mami Gia naman. Simulan natin. Para sa ating melon palamig, so yung isang buong melon natin, makikita mo yung buto niya, di ba yung nasa gitna? So in-scrape ko siya, iniwalay ko siya, lalagay ko muna siya dito. Tapos maglalagay ako ng 4 cups ng water. Pero kahit ilang water naman, para mapuno yung ating 3 liters ng tubig, no? Ang gagawin natin dito is yung pampalasa, kasi nandito yung lasa niya sa katas ng melon talaga. Yan, sasalain natin to. So lahat ng mga tubig natin na ilalagay dito, 3 liters yung ilalagay natin dito sa ating lalagyan. So lahat ng mga tubig na ilalagay natin dyan, para sa akin ha, ikakanaw ko muna siya doon sa dito sa aking mga buto, para talagang katas na katas talaga. Kuha natin yung katas. So after na natin malagay, so ito na yung pinakakatas niya, wala na, no? Lalagay natin yung 500 grams ng ating asukal. So ito is mga 2 cups ng ating sugar. Depende sa iyo, pwede mong dagdagan pag natikman mo, pwede mong bawasan, depende sa sugar level mo. So i-dissolve muna natin. Kung bago sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button sa baba at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. At pagkatapos na nating ma-dissolve yung ating sugar dito sa water, ayan, lagay na natin siya dito sa ating jar. Ayan, at syempre, yung ating melon. So, isang buo po yung melon ko. Depende sa pagkakabili mo ng melon. May melon na makatas, kagaya nito. Nabili ko, ang ganda. Tapos, meron namang melon na maputla. Pag yun maputla, matabang yun. Yan. Saluin lang natin. Pwede mo nang tikman. Ako, ang gusto ko sa melon, yung simple lang. Simple, pero masarap. Diba? Hindi kasi, kapag nilagyan natin ng mga gatas, though optional, pwede mo naman lagyan ng gatas, pero mas na-overpower kasi yung ano eh, yung lasa ng melon. Gusto ko talaga yung ganito, yung lasang-lasa ko yung katas niya. At ito na nga yung ating melon juice, ay melon palamig. Ayan, syempre, lalagay na tayo ng yelo dyan. Ayan, tapos lalagyan ko muna ng melon strips. Perfect na perfect. Ang sarap talaga. Kaya, oh. Para sa pangalawang palamig drink natin, yung ating buko pandan palamig. So, meron ako ditong 4 cups ng buko juice. Lalagyan ko siya ng 1 pack ng ating buko pandan na gulaman. So, didissolve lang natin yan. And then, lalagyan natin ng 1/2 cup ng sugar. So again, lutuin lang natin to. Ayan. Wala na akong gas. Joke. So lutuin lang natin yung ating gulaman at wag nating lulubayan ng paghalo. Na dire-diretso lang. Ayan, malalaman mo kapag luto na yung iyong gulaman. Pag dito sa mga gilid-gilid niya, meron ng mga jelly-jelly dyan na nag-form. Tapos kumukulo na siya, diba? Papatay na natin yung apoy niya. At huwag mo munang titigilan sa paghalo. Hanggang sa mawala na yung bubbles dito sa taas. At ito na yung ating gulaman. Inislice ko na siya ng pa-cubes na maliliit. So lalagay ko na siya dito sa ating jar. Ay! Wait lang! Nagmamadali naman itong mga to. Excited!
Next naman natin is meron ako ditong 200 grams ng buko pandan na palamig powder. So, nabili ko yan sa palengke. Pwede mong i-check. Pwede kong dun din bumili or mga baking supplies. So, lalagyan ko ng 4 liters ng water. I-dissolve ko muna siya. Option sa inyo, kung may makita ka sa palengke or sa baking supply, pwede kang bumili ng mga ganito ready-made na para mas cheaper yung cost mo. At the same time, mas mabilis yung production mo. So, ngayon, sasali na natin siya. Yan. At lalagyan pa natin ng para makumpleto na yung ating 3 liters ng water. Yun. Siyempre, haluin natin yan para mahalo. At maglagay tayo ng 1 cup ng ating buko. Optional po yan. Kung gusto mong, siyempre, special, no, pwede kang maglagay ng buko meat. Yung isang buo lang, pwede mong ilagay lahat or 1 cup lang. Ayan, ito na naman. Ang sarap. At ito na yung ating buko pandan palamig. Yes, siyempre, lalagay na natin yan sa ating baso. Lagyan natin ng yelo. Ayan, siyempre tutulungan natin yan. Yung buko. Ilan pong palamig sa'yo? Mura lang to. Libre na lang para sa'yo. Gusto mo? Sarap. At para sa ating huling palamig drink, gagawa naman tayo ng coffee jelly palamig. Ayan, para sa mga hilig sa kakape. Kakakape. Nabubuyol pa eh. So, meron ako dito 2 sticks or 4 grams ng ating coffee powder, instant coffee powder. Any brand naman ng coffee powder ay po pwede. Pero Nescafe baka naman. Yan. Tapos, ilalagay natin yung ating black na gulaman powder. 1 pack. Ang bango. Yan. Tapos, lalagyan natin ng 1/2 cup ng sugar. Okay. Ganun ulit. Didissolve lang natin yan. Tapos, lulutuin lang natin hanggang mag-bubbles-bubbles. Ganyan. Sina. At ito na yung ating coffee jelly. Coffee jelly. Inalagay na natin ngayon siya dito. Iwa ko na rin siya ng maliliit. Next, ikakanaw natin yung ating 12 grams ng instant coffee powder sa ating water. So, yung water natin, water mixture natin ay 3 liters ulit. So, pag na-dissolve siya, lagyan natin dito. So, lagay natin yung ating 2 cans ng evaporated milk para creamy. Tapos, condensed milk, 1 cup. So, haluin muna natin. Tapos, lagay natin yung ating tubig. So again, depende sa preference ng panlasa mo kung ikaw matamis, 'di ba? Kasi meron mga coffee na gustong matamis. Pwede mong dagdagan ng creamer or sugar, condensed or sugar kung saktong gusto mo naman may pagka mapait, 'di ba? Yung ma-taste yung ano niya. So pwede na 'to. Try natin. So ito na yung ating coffee jelly palamig. Yan, at syempre, nalagay na naman natin yan dito sa ating baso.
sarap. Ang nakagustong-gusto na anak ko to. Sarap. At ito na yung ating 3 flavors ng palamig natin. So, meron tayo dito coffee jelly palamig. Meron tayong melon palamig. At syempre yung ating buko pandan palamig. Ayan. Kaya naman ang puhunan natin dito or nagamit ko dito sa aking mga palamig ay 294.8 pesos o kaya naman 295 pesos na lang natin para madali. Siyempre, makagawa tayo ng TIG 12 na 500 ml. 500 ml po itong gamit ko. TIG 12 na ganyan. So, 36 lahat-lahat bawat sa lahat ng palamig kasi 12 bawat flavor. I-check mo yung description dito sa baba para sa full breakdown ng ingredients natin, costing at syempre yung ating timestamps. Kaya naman, pwede nating maibenta to. Depende sa gagamitin mong packaging or kung saan mo siya ilalagay, pwede nating maibenta kapag 500 ml na ganyan ng 20 pesos to 25 pesos. Murang-mura, diba? At syempre, napakasarap. Kaya, ang tubo or kita naman natin dito ay magre-range ng 425 pesos up to 605 pesos. Ayan. Kaya naman kung naging helpful sa itong video na to, i-check mo yung video ng recipe natin na sa gugulaman dito. At syempre, give me a thumbs up, subscribe, at i-hit mo na yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.